Sinimulan ng ipatupad ng MDA ang bus segregation scheme na nagtatakda ng mga partikular na lugar na pwedeng hintuan ng mga bus na bumabiyahe sa EDSA. Ang ilang bus driver at maging mga pasahero nalito sa bagong sistema. Ang mainit na balita hati ni Athena Imperial. Nakasanayan na ng mga Pinoy na pumara kung saan-saan. Pero sa bagong bus segregation scheme na ipinatutupad ng MMDA, hindi na po pwede yan. Sa ilalim ng naturang scheme, ang mga bus A, tanging sa mga pulang bus stop lamang maaaring magsakay at magbaba ng mga pasahero na biyaheng EDSA Alabang. Kabilang na rito ang Magallanes, Buendia, Guadalupe, Shaw Boulevard, SM Mega Mall, Bonnie Serrano, Cubao Farmers at Ermin Garcia. Sa southbound naman ang mga pulang bus stop sa Ermin Garcia, Aray at Cubao, VV Sullivan, Connecticut, Shaw Star Mall, Guadalupe, Buendia Avenue at Mantrade ang maaaring hintuan. Para naman sa mga bus B o biyaheng EDSA Baclaran, asul ang kulay ng bus stop. Hihinto lamang ang maito sa Ayala Avenue, Estrella, Pioneer Bonnie, SM Mega Mall, Ortigas Avenue, Main Avenue at Baliwag 5 Star kung sa northbound lane. Sa southbound naman, maaaring huminto sa Kamuning, Monte de Piedad, Main Avenue, POEA Ortigas, Pioneer Bonnie, Estrella at Ayala Avenue. Ang bus namang may markang bus C, pwedeng tumigil sa anumang bus stop. So ang purpose nito, mabawasan ng 40% yung load ng ating mga bus stops. Ang mga bus driver at konduktor naninibago sa bagong sistema. Yung mga pasahero, nalilito pa sila. Okay. Pasahero ang nalilito o pati nalilito, bus driver? Nalilito pa rin sila lahat. Pero maybe tomorrow, pwede na. Nalito rin ang mga pasahero kung saan sila maaaring bumaba. Okay lang naman, kaso medyo sa umpisa magulo eh. Malayon, haba ng lalakarin. Yun po. Tayo, di sumunod na lang po tayo. Tugon naman ng MMDA, patuloy ang kanilang information campaign ukol sa bus segregation para masanay ang mga tao sa patakaran. Mga tao tayo na meron mga dala mga placards, mamimigay din tayo ng leaflets para malaman ng mga tao sa kung saan bababa. Sumakay din si Chairman Tolentino sa isang bus upang i-monitor ang pagsunod nito sa patakaran. Nakadagdag ng siguro speed at least mga 3 to 5 kilometers per hour para sa mga bus. Umpisa na rin daw ng full implementation ngayon kaya ang bus company na hindi susunod sa patakaran magmumulta ng 1,000 piso. Athena Imperial, GMA News.